Coach at Pangachupapi, my name is Pastor Dave Noto and welcome back to the channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung mga pinagbabawal na technique natin para ma-preserve natin yung pintura ng motorsiklo natin. Yes po, yung stock na pintura. Paano natin mapapatagal or mapapanatiling makinis kahit sa matagal na panahon. Hindi naman sobrang tagal. Tutok po kasi 4 years na po ito, mga Chupapi. Stock pa po yung pintura nito. Pero pag tinabi nyo ito sa motorsiklo na bagong labas sa kasa, hindi po sila nagkakalayo ng quality pa ng pintura, ng kinis pa ng pintura. So yun po yung share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa pag-aalaga sa motor natin. Tanya naman mga Chupapi ha, 4 years old na to. Pero solid pa rin yung quality ng pintura niya. Then ito naman isang motor natin, ito 10 years na to. Itong Honda CB110 natin, pero kita nyo naman yung stock na kulay niya, di ba? Solid na solid pa din. So yun yung i-share ko sa inyo mga Chupapi, kung ano yung pinagbabawal na technique natin o yung sikreto. Hindi naman sikreto, yung personal kong ginagawa para ma-preserve natin tong kulay ng motorsiklo natin. So unahin natin yung ano, pagnyari inabutan tayo ng ulan sa biyahe. Ang ginagawa ko kasi dito mga Chupapi, pag-uwi pa lang, winibisikan ko siya na ng tubig para maalis yung mga residue ng tubig ulan, kasi yung tubig ulan po medyo acid po yan, may halong acid po yan, acid rain na tinatawag. Hindi po maganda sa pintura ng motorsiklo natin yung mga acid. So, yun po, winiwisikan ko lang siya, binabalawan ko lang siya, kahit hindi ko na siya i-car wash o bike wash that time, that day. Importante, mabalawan ko lang yung mga pinag-anuhan ng tubig ulan. And then, pangalawa, mga Chupapi, hindi ko rin siya hinahayaang mapark sa labas sa initan ng matagal. Kasi yung ultraviolet po ng araw, medyo hindi po maganda sa pintura ng motorsiklo natin. Kundi na nag-paint agad, o minsan nagkakaroon ng kulukulubot o crack-crack. So hanggang maaari, hindi ko siya pinaparada sa labas sa initan. Pero kung no choice talaga, meron naman tayo mga ginagamit natin para at least maprotektahan niya sa mga ultraviolet rays ng araw. So hindi agad siya nagpe-paint ng ganung kabilis. Pero kung no choice talaga kayong iparada sa labas, mas maganda, sukluban po natin mga Chupapi para hindi masyadong babad naman sa initan. So yun yung pangalawa, masyadong nakababad ng park sa araw. Masama po yan sa pintura ng motorsiklo natin. Pero ito ha, ipapakita ko naman sa inyo kung ano-ano yung mga key kit na ginagamit natin na pinapahid natin sa motorsiklo natin, sa paglilinis, din sa pag-maintenance na rin ng kulay. So, ito po yan mga Chupapi. Ito po yung ginagamit ko. Pero, sinauna yan eh. Masyadong sinauna tong BS1. Then, malagkit po yan pag ginamit natin sa mga kahan ng motor natin. Then, may mga ano rin na umuulan daw pag ginamit yan eh. So, ito pong dalawa, itong normally na ginagamit ko sa motorsiklo natin. Itong Nano Slick Quick Detailer. Solid po yan mga Chupapi. Ito yung ginagamit ko sa kaha, sa glossy finish. Then, ito namang isa, itong Guapo Car Care Solutions. So, ito po yung ginagamit ko sa mga matte finish. Ito po, solid yan sa mga matte finish. So, ito sa gloss finish na kaha. Then, syempre, kailangan din natin ng malinis na basahan. So, mas maganda yung magandang klaseng fiber cloth na yung gamitin natin. O, may magandang basahan para sa pagdi-detail ng motorsiklo natin. So, ito mga Chupapi, napakasimple lang naman gamitin to. Spray lang tayo dito sa kaha o sa tanke, whatever, sa glossy part. Then, spread lang natin yan. Spread lang natin yan. Siyempre, unang-una, kailangan linisin nyo rin muna yung motorsiklo nyo. Matanggal nyo yung mga alikabok o buhangin para hindi naman siya kakaskas dito sa mga painted parts ng motor nyo. And then, pag naikalat na natin na ganyan yan, hindi nyo na kailangan patiyuin yan mga Chupapi. Kaya nga tinatawag siya quick detailer. So, pag naikalat nyo na ganyan yan, yung basahan nyo, yung kabilang part, yun na yung ginagamit ko na pinakapang bapping na mismo.
O diba, ganun lang kasimple yun mga chupapi. Quick Detailer by NanoSleek. So ano rin po to, ah, nagiging protection din to para sa ultraviolet nung araw. So solid to mga chupapi. And then sa kaha, ganun din yan mga chupapi. Same lang din ang proseso. So ganun lang yung gagawin nyo sa buong glossy part ng motorsiklo nyo. Eto po mga chupapi. Solid to, mabibili nyo to sa mga Ace Hardware, meron din sa mga online. Tila bili ko lang dito, wala pang 100 pesos. Pero napakatagal ko nang ginagamit dito mga chupapi. Then punta na tayo sa ginagamit ko naman sa matte finish. Eto po yon mga chupapi. Guwapo. Wow. Guwapo. Parang ako lang. Seriously, what the fuck are you doing? So ganun din yan, spray lang din natin yan mga chupapi sa mat natin. So ganun lang din yan, i-spread lang din natin yan. Mga mabilis ang ano lang yan, detailing lang yan mga chupapi. Para sa mat to, itong guwapo. Siyempre guwapo eh. So maganda tong guwapo kasi ano to, water-based siya. Hindi siya malagkit pagka pinapahi natin. Not like ng BS1, malagkit siya mga chupapi. Ito, solid to. Then, ganun din syempre sa kabila. Pahiran lang din natin ang guwapo yan para guwapong-guwapo talaga yung motorsiklo natin. Guwapo. Guwapo eh. Then, dito sa front fender natin. Para guwapo rin yung front fender, syempre. Yun, oh. So, mamaya ako na ipupulido ng linis yan. Medyo mabilisan lang yan para sa content natin na to. And then, itong BS1, pinada best nyan. Yan na lang siya. So, paano hanggang dito lang tayo mga chupapi. Salamat sa panood nyo. Sana may natutunan kayo sa walang kapwenta-kwenta ng nating content. Salamat sa lahat ng mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta. Shoutout sa lahat sa inyo. Hindi ko na may isa-isa. Then sa mga hindi pa po nakasubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated tayo sa mga future content pa natin mga chupapi. So paano hanggang dito na lang, ilalapag ko na ang closing ceremony sa inyong kapayapaan. Humayo kayo at nang makarami.